Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam niyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good afternoon po, buong Pilipinas, mga learners po natin. Ito po ako muli, si Tutor Eresa, para po makasama ninyo sa buong period po ng ating subject na ngayong hapong ito. But before that, I want to say hello po and good afternoon sa buong SDO po ng Olongapo City, sa aming SDS si Madam Lailani Samson Cananan, sa aming ASDS si Madam Maylin Minimo, ang aming PSDS po si Sir Aldo Yogon, ang aming EPS po ng Araling Panlipunan, si Madam Edwina Espiritu at ang aking school head, Sir Samson S. Buperon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. So we are now in the Introduction to Philosophy of the Human Person and Quarter 4, Week 1 na po tayo. Napapalapit na tayo, no? Patapos na tayo sa ating buong period. Malapit na malapit na. So Quarter 4, Week 1. So kapit lang mga learners natin, no? So in the Quarter 4, Freedom of the Human Person. And I'm also, sabi ko nga kanina, I'm Tutor Eresa. Makakasama niyo hanggang 4:40 p.m. Okay. Sa quarter 3, week 7 natin, no, yung dati, ay, quarter 4, week 1 pala, hindi ko lang na-edit, no? Ano yung mga topic natin? So, first, ang kailangan nating ma-identify for this lesson is to identify the different concepts related to understanding of human freedom. Explain the relationship between human freedom and obligations. We need to distinguish human actions from acts of man and distinguish intellectual choice from practical choice. And the last one is apply the concepts to hypothetical situations. So yan po yung mga topic natin under quarter 4, week 1 and 2. Yan po yung mga i-discuss natin sa ating lesson, no? The freedom of the human
person. But of course, muli ko pong babanggitin sa lahat no, ng mga tagapakinig natin, ang Intro to Philosophy po ay isang core subject. Ibig sabihin, lahat po ng senior high school ay meron ito o napagdaanan po itong Intro to Philosophy. Okay? So, are you ready, my dear learners? No? If you are ready, bring your pen and paper, your learning modules, your pivot modules, or your learning materials na hawak ngayon sa mga estudyante ko. And if you have comments and reactions, so you can comment it in the comment box. Mababasa ko siya. So, hello to Eric Sabado, unang-unang estudyante natin. Okay. So, review lang tayo sa ating subject. Nung unang-una, discuss natin nung week 1 and week 2, yung doing philosophy. What is philosophy all about? It's the love of wisdom. And then the lesson 2, the methods of philosophizing. The lesson 3, the human person as an embodied spirit. And the last one, the human person in the environment. So napakahalaga ng apat na lesson na to sa ating pag-aaral sa filosofiya. Ito yung bumubuo sa ating third quarter, no? Lalo na yung last one of the human person in the environment, kasi ramdam natin to ngayon. Kaya mga learners and mga teachers, stay hydrated po, no? Kasi napakainit po ngayon, sobrang init. But then luckily papasok naman na po yung month of June, malapit na po magtag-ulan. But then, kailangan din natin mag-ingat kahit month of June na, tag-ulan, no? Kahit medyo lalamig na yung panahon, kailangan pa rin po natin mag-ingat kasi uso na po yung baha at kung ano-ano pa mga natural calamity na nangyayari. So, ingatan po natin ang ating kalikasan at of course, ingatan din po natin ang ating sarili. And the last and the first lesson for this quarter 4, module 1, okay, is the freedom of the human person or the human person towards his freedom. No? So first, sa ating mga may hawak po ng pivot modules po natin, na makukuha niyo po sa ating DepEd Commons, nabanggit po kanina ni Sir Jeff. No? So may mga activities yun. Yung una doon, puro mga different types of activities na kailangan natin sagutan. Okay? And number one, sample of the activities na galing po sa ating module is ito nga, complete the table. Determine the possible consequences and obligations of the actions listed below. You assume that intentions and voluntariness existed in every happening. So there are different scenarios. You're going to put lang kung ano yung mga consequences and obligations out of those scenarios. Yan sa mga tables na nandoon sa ating modules. Sample scenario na nandoon po sa ating module sa mga learners po natin is number one, Patrick drove his car without registration and license. No, unang scenario na Patrick drove his car without registration and license. So ano kaya yung possible consequences na mangyayari and obligations niya? So, ang sagot po natin dito ay malaya po natin masusulat lahat. Hindi po ito ABCD na may objective type, na subjective type ang ating mga sagot dito. So sa consequences, pwede nating mailagay dito, no? Nag-drop si Patrick ng car without registrations and license. Kapag nahuli siya, pwede po siya magkaroon ng penalty na mas malaki. No? Kasi wala na siyang registration, car registration, tsaka lisensya, or paso na yung lisensya niya. Bawal po mag-drive sa mga may kotse po rito. Hindi lang kotse, or kahit na ang vehicle yan. Bawal mag-drive ng hindi ka lisensyadong driver at walang registration yung gamit ng sasakyan or motor or whatever. Kasi pag may nangyaring aksidente, number one liability mo yon. Number one na liable ka doon. Ikaw ang number one na mabibigyan ng penalty doon. Hindi lang penalty. Siyempre pag may na-accident na nangyari, ikaw talaga ang malalagot doon. Lalo na wala kang lisensya. Hindi ka pwedeng mag-drive ng hindi ka lisensyado or paso na yung lisensya mo. So, ano yung obligations mo doon? Kailangan, no, bago ka gumamit ng kotse, bago ka magkaroon ng sasakyan, no, dapat make sure may lisensya ka, okay? Hindi paso ang lisensya mo, at dapat no, naka-register yung sasakyan mo. Yun ang obligations na kailangan mo i-register. Another scenario, 3 scenarios lang yung nilagay ko, pero 5 scenarios yung nandun sa ating pivot modules. Another scenario, Jansen entered in a no-label relationships. Itin ko ha, Jansen entered in a no-label relationships. Mukhang uso yan, no? Uso yan kayo, no?
entered in a no-labor relationship. So, ano yung pwedeng consequences doon? Siyempre, kung ikaw ay masaya naman sa no-labor relationship, no, pero hindi po lahat ng relationship ay palagi nasa happiness, no, merong ups and downs yan. So, ano yung consequences na? Siyempre, hindi ka pwedeng mag-ano sa kanya, mag-demand, kasi wala namang labor yung relationship nyo eh, no? Hindi ka pwedeng mag-demand na gusto mo ng ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Dapat ganito ka, dapat ganun ka, no? Dapat lagi ka nagtitext sa akin, dapat lagi mo ang tinatawagan, kasi wala nang label yung relationship nyo. So, isa yun sa mga possible consequences, yung pwede kang masaktan or mas masasaktan ka pa, no? Ano yung obligations yun? Before you enter in a relationship, dapat alamin mo muna ano yung role nyo, ano yung role mo talaga sa relationship nyo na yun. If you really love the guy or the girl, no, the girl or the boy, make sure that you are in a label relationship, no? Responsible relationship, and you're in the right age, of course. Another scenario, Nadine copied someone's song just to please her mother. Copied someone's song just to please her mother. Always remember, my dear learners, na wala pong mga, lahat ng mga ginagawa natin, nalalaman po yan, no? Kahit itago man natin yan, nalalaman yan. No? So, kapag nag-copy ka, pwede ka kasi, lalo na kapag yan, pinost mo pa, no? Pinost mo sa Facebook, sa social media, or kaya pinasa mo, no, as your projects, pwede ka kasi makasuhan dyan eh, ng plagiarism. No, make sure na lahat ng gagawin mo ay original, gawa mo talaga. At napakaganda ng puntos na yun, kapag yun ay gawa mo, mas matutuwa yung magulang mo kung sasabihin mo yung totoo na hindi mo kayang gumawa ng songs or hirap pang gumawa ng songs. Mas okay pa yun na aminin mo kung ano yung kaya mo kesa sa gagawa ka ng bagay na mas labag pa. No? Sabi ko nga sa inyo, isang pagkakamali lang natin, mas lalo yung umaani, parang domino effect yan. Kaya make sure, no, kapag gusto natin i-please ang nanay natin, just be yourself. No? Ako, masaya na ako pag kung ano yung sasabihin lang sa akin ng anak ko, yung totoo lang. No? Huwag kayong gagawa ng kahit na anong, mas lalong ikasasama ng loob ng inyong mga magulang. Okay? Maiintindihan kayo ng nanay nyo kung hindi nyo kayang gumawa ng kanta or ng anuman. Siyempre, anak niya kayo. Okay? So, sa mga scenario na yan, my dear learners, just put consequences and obligations. Ano yung mga dapat gawin? Tapos ano yung mga pwedeng mangyari kapag sinunod mo, no, yung mga scenarios na yon. So, madali lang siya kasi wala naman pong mali dyan. Just put your answers lang sa mga tables na yan. Okay. Another activities in our module is evaluating scenario. In your way of understanding, evaluate the following circumstances, whether they are right or wrong. Whether the word tama, write the word tama if you think the action is right, and write may kakaiba if the situation is wrong for you. Provide your reasoning for your classifications. So there are 10 scenarios in our module, pero I only put 2, may samples. Pero napakadali lang ito, sabi ko nga kanina, wala pong nagkakamali sa mga reasons natin na ilalagay dito, no? Just make sure lang po na fill up natin yung mga tables, my dear learners. So, number one sample of scenario, no? Number one, Selma continuously supports her friend Georgia in flirting someone else's husband. Ulitin ko po, ha? Number one scenario in our module, Selma continuously supports her friend Georgia in flirting someone else's husband. Tama po ba yun? Or may kakaiba? Okay. So, ang tamang sagot dyan, my dear learners, is may kakaiba. Reason. Okay? Hindi tama, no? Nasusuportahan natin yung kaibigan natin na makipag-flirt doon sa taong may asawa na. Okay? Lagi pong nating iisipin, no? Lagi po natin napapanood sa TV yung mga soap opera, no? Na may kabit, ganun. Husband, no other woman, iba't iba, no, yan, man and woman, so, yung may mga kabet-kabet na gano'n na situation sa soap opera. So, pinapakita doon na hindi tama yung gano'ng sitwasyon. Huwag natin pong susuportahan ng isang mali ng another pang pagkakamali, okay? So, if we are a true friend, no, inform our friend na ang pakikipag-flirt sa isang tao na may asawa na ay mali. So, yun ang mas dapat. No?
So, may kakaiba doon sa number 1. Eh, hindi siya tama. Kasi morally speaking, when we talk about freedom, isa rin sa mga tinatalakay doon yung moral natin, yung voluntariness and our responsibility. And one of our responsibility as a friend is to teach our friend kung ano yung tama. Not yung may kakaiba o yung mali. Number 2 scenario. Mila is a Dean's Lister in her department, School of Business Management and Accountancy of De La Salle University. At the same time, she is the captain of the table tennis team in the said school. Her boyfriend, Armando, usually complains because Ila has minimal time for him. Because Armando thinks Ila is too busy with her own life, he broke his 6-year relationship with a young lady. So, tama po ba yun or may kakaiba? Okay? So, may kakaiba, syempre. Bakit po? Okay? One of the best thing dito, no? Si Ila as a Dean's Lister and one of the isa sa mga talagang magagaling, no, sa school na yon. If I were her, okay lang makipag-break ako sa boyfriend ko. Bakit ka mo? Kasi nga, mas priority ko yung pag-aaral ko. Diba? Kung hindi yun maiintindihan ng boyfriend mo na mas priority mo yung pag-aaral mo, talagang mag-aaway at mag-aaway kayo, no? So it's better to break the relationship or not. Kasi kung hindi, masisir. Another thing kasi na pwedeng mangyari dyan, consequences na pwedeng mangyari dyan, kung pinagpatuloy niyo yung relationships niyo at pinabayaan mo yung pag-aaral mo, paano naman yung pagiging Dean's Lister mo tsaka pagiging captain mo ng table tennis? Kasi pwede mo yung maging springboard pag-graduate mo, no? Lalo na kapag Dean's Lister ka pa. At De La Salle University pa yun, no? Maraming mga company ang maghahabol sa'yo. Pero kapag pinagpatuloy mo naman yung relationships mo, pinabayaan mo yung pag-aaral mo, so most probably, masasayang yung mga pinaghirapan mo. So, maraming, if he is the right one for you, darating yung tamang panahon dyan. Kung talagang kayo ang para sa isa't isa, darating yung tamang panahon dyan. Hindi naman natin kailangan magmadali sa relationship. Hindi din naman natin kailangan magmadali sa buhay, no? So, it takes time, no? One at a time. So, if that is the time na kailangan mo muna mag-focus sa pag-aaral mo, so why not, di ba? So, yun ang the best answer dyan. Okay? So, hi po, ma'am. Hi po, Miss Josa Sibilia, sa ating nanonood po ngayon. So, sa mga learners po natin, sampu po yung mga scenarios na yan. Okay, just complete it okay, para ma-perfect po ninyo yan. Okay? Another activities in our module, complete the chart. So, puro activity yung ating lesson 4, no? Napakarami activity po niyan. So, complete the chart. Recall 3 decisions you have made recently. Then, analyze them. What are the good things they produce for you and your community? And what are the negative effects do they cause to yourself and others? So, ito po yung sample ng table na yan. Decision number 1. Ano nga ba yung major decisions na ginawa mo sa buhay mo? The past days, the past months, the past weeks, the past years, no? Siguro the past years, isa sa mga decisions. Sample ko lang to. Ito ay personal ko po, no? Pwede kayong gumawa ng kahit na anong decisions. Pwede niyo pong ilagay ang kahit na ano dyan, my dear learners. So, isa sa mga sample decisions ko, siguro yung pagbili namin ng kotse, no? Positive effects, syempre may sasakyan kami, nakakapunta kami kahit saan namin gusto, yung mga kids na nasasama na namin. Negative effects niya, syempre, lalo na ngayon, no, yung nagkaroon ng bayanihan loss, yung mas nagkaroon ng accrued interest, yung mga bayarin mo, nadagdag na sa bills mo. So, nagiging cause pa siya ng stress, no? Ng distress natin. So, isa yun sa mga negative effects. So, sa mga dear learners ko, sa mga learners natin, tatlong decisions yan na nagawa nyo this week, the past few days, the past hours, or the past months, the past years, ano yung mga major decisions nyo na ginawa nyo sa buhay nyo? Isulat nyo lang dyan, pwedeng Tagalog yan or English, okay? Kung paano yung mother tongue nyo, no? Positive effects, ano yung mga naging magandang epekto ng mga decisions nyo? At ano din yung naging negative effects nito o naging result nito sa inyo? Ito ba ay nakatulong sa inyo? Positive effects yon. Ito ba ay nakapag-cause ng sa health mo, naging detrimental yung health mo, negative effects yan. Ito ba ay nasasaktan ka ba dito sa decision mo na to? So, negative effect yan. Yun ba ay nagiging masaya ka sa decision mo, positive effects.
to. We'll just put it there, no? Tatlong decisions yan. Napakaganda po ng activity na to kasi natutulungan tayo nito na ma-realize natin ano yung mga nangyayari sa bawat decisions na ginagawa natin. And that is one of the best thing in this module, freedom of the human persons. Okay? So, tatlong activity po yan, major learners, na kailangan nating gawin in the start or in, as the springboard of our module on this lesson. So, and the lesson proper, so number one doon is the human actions versus acts of man. Sabi, an act that is performed only by a human being and that is proper to man. So, not every act that a human being does is a distinctively a human act. Some acts that human beings do are performed also by animals, no? Like, for example, yung vegetative acts and acts of perceptions and emotions. When a human being does such acts, they are called acts of man but not human acts. Acts of man are actions shared by humans and other animals. While human acts refers to the appropriate actions of human being. So, human actions versus acts of man. Pag sinabi natin acts of man, ito yung mga actions na same na rin na ginagawa, no, ng mga animals. For example, yung pagkain, no, paras naman tayo, no? Yung animals kumakain din, yung tao kumakain din, no? Well, the human acts, no, ito yung appropriate actions na dapat gawin ng tao. Ano ba yung dapat gawin ng isang human being, no? Like for example, yung sa feelings, emotions, no? Ano ba yung dapat nating gawin? Because one of the best things as a human person is we have, no, yung tinatawag natin, ano ba yung mga qualities natin? We have the free will. And we have self-determinations. Remember that sa the human person as an embodied spirit, ano yung four classifications natin? We have free wills, we have freedom, we have dignity of a human person. So those are the things, no, na dapat i-consider natin as a human actions. Okay, so Aristotle's distinctions of voluntary and involuntary actions. So for Aristotle, voluntary actions means these are acts originating from the individual performing the act using knowledge about the situations of the act. So one of the best things in this module, mayroon tayo kasi tinatawag yung voluntariness or what makes us free. Ano yung mga parts niyan to make us free? Ano yung mga kailangan natin? Isa na nga rin dito yung voluntariness. No? Sa voluntary actions, ito pag sinabi natin voluntary actions, these are the actions na alam natin, we are aware of it. Alam natin yun, no? Kasi meron classifications of voluntary actions. Number one, voluntary actions are performed from will and reason. Meaning, alam natin, we are aware of it sa mga decisions natin. Like for example, sa pagpasok natin sa isang relationship, it's a voluntary actions kasi based on our free will yun eh. And we have reasons why we are, bakit tayo pumapasok sa isang relationship. Yung pagbili natin ng bagong cellphone, like for example, it's our free will, hindi siya involuntary kasi alam natin to, we are aware of it that we want cellphones, no? And we have reasons why we want cellphones. Siyempre, lalo na sa mga teachers, we need a good documentation, we need a good camera, no? So, kailangan maganda-ganda yung cellphone mo. Another thing, related to compulsions, no? Another classification sa voluntary actions, related to compulsions. So it is considered as mix of voluntary and involuntary action. It is more voluntary if the desiring choice has been performed and involuntary if it has considered preferences or alternatives. For example, you are asked to perform a crime and your options are either you do it and your family survives or you don't do it but they will be murdered. So related to compulsion. So meron kang choices kapag ito yung classifications na ito. Siyempre, kung family na ang pinag-uusapan, ano ba yung magiging decisions niya? So, it's a hard decisions na pagdating sa classifications na ito ng voluntary actions related to compulsions. Tandaan ko natin, no? There are two classifications of voluntary actions, voluntary and related to compulsions. Another distinctions, according to Aristotle, is what we call involuntary actions. No? These are acts done under force or coercion and ignorance where the doers fail to understand the effects and feel sorry on the result. Okay? So, tingnan natin. Under compulsion, by circumstances which are beyond the control of the agent and contributes none to the action. For example, a person who was kidnapped, hence impossible to resist. Yung mga under compulsions
actions. Involuntary kasi hindi ka, you are not aware of it, pero nangyayari siya. At wala kang magawa sa sitwasyon na yun. If you are on that situation. Like for example, yun, if you are not aware, no, na yung kasama mo pala ay may nagawang pagkakamali, no? You are not aware, pero nandun ka sa sitwasyon na yun, okay? Tapos biglang nagkaroon ng bypass operation, nandun ka sa scenario na yun, hindi ka aware na may nangyayari, may nagawa pala yung kasamahan mo. Tapos biglang na lang nagaganap. So parang, you are in a cloud nine situation, okay? So, under compulsion. Next, through ignorance of particular circumstances. For example, a man steals and ignorant of the law. Arrow or gunshot by mistake. Through ignorance of particular circumstances. Yung mga, actually, sabi nga nila, there is no ignorance when it comes to the law. No? Kailangan alam natin yung batas. Pero syempre, hindi naman po lahat ay nakakapag-alam. Hindi lahat kabisado yung batas. No? Okay. Through ignorance of particular circumstances. Or sometimes yung mga bata, no? Yung mga kids, eh yung anak ko nga lang kanina bigla akong ano, na time out, na hindi siya aware na mali yung ginawa niya. So medyo nagalit-galitan ako ng konti. Pero feeling ano na ako nun, worry na ako kasi biglang niya akong na time out ng hindi naman dapat, no? So isa yan, no? Ignorance of particular circumstances. So madalas siya nangyayari minsan sa mga bata. Masyado silang masaya sa ginagawa nila. Hindi sila aware na may nasisira na pala sila or ano man. So yun, no? Involuntary actions. Ay, tandaan po natin, no? We have voluntary and involuntary actions. So, napakahalaga po yan na aspeto ng ating lesson sa freedom of the human person. Okay? Lagi po natin katandaan, no? What should I do? Okay? Yung mga questions na to. Okay? Always remember, okay? What should I do? Ano yung gagawin ko? Why should I do it? What will happen if I do it? How will my actions or behaviors affect myself, others, and my surroundings? Will my actions or behavior be considered correct, proper, beneficial, and moral? So mga learners po natin ngayon, my dear learners, senior high school learners, grade 11 and grade 12, always remember these questions in your mind before you do something else, no? Bago tayo gumawa ng mga major decisions in our life. What should I do? Why should I do it? What will happen? Ano kaya yung mangyayari if I do it? Dito pumapasok yung mga consequences, positive and negative effects of our actions. Okay? Minsan nga, lagi ko nga sinasabi sa mga estudyante ko, kapag tayo ay naguguluhan, hindi natin alam yung tamang decision natin, huwag tayong based on emotions. Kasi pag based on emotions ka, madalas nagkakamali tayo. So mas maganda dapat magkasama yan, emotions and our mind. And at the same time, pwede kang mag-ask ng questions, mag-ask ng advice, not only for one person, for 2, 3, 4, 5, so sa maraming tao, para makita mo what will be the consequences and the positive and the negative effects of your actions. And how will your actions or behaviors affect yourself, your others, and your surroundings? Make sure in every decision that we do, no, wala tayong nasasaktan na ibang tao. Wala tayong napapahamak na ibang tao. Like for example, yung isa sa mga scenario kanina, no, pag-tolerate mo sa kaibigan mo na makipag-flirt dun sa may asawa na. So we all know that flirting towards sa may asawa na ay mali. So, huwag nating make sure is that our actions and behaviors will not affect anyone at hindi rin tayo masasaktan nila. Huh? And our surroundings. So, will my actions or behaviors be considered correct, proper, beneficial, and moral? Dito pumapasok yung moral teachings natin, yung actions or behaviors natin. Make sure that it is proper and beneficial at dapat wala po tayong tatapakan sa batas natin. Okay? So, always remember that, my dear learners. Okay. So let's do another activities, another assessment. Sample assessment lang to, pero napakaraming assessment po sa ating modules. So next week, i-discuss ko po ulit to. Okay? So true or false? Write the word true if the statement is correct and write the word false if the statement conveys otherwise. Okay, but before that, do you have any questions po sa lessons natin? Okay. So far, wala naman. Hello po kay Ma'am Sandy Rose Visores from
New Canaan Integrated School, Alabel District 1, Division of Sarangani. Hello po sa inyo, magandang tanghal. Magandang hapon po sa inyo. Okay, true or false lang to sa mga learners. Okay? Number one, human actions are always conceived intellectually. Is it true or false? Human actions are always conceived intellectually. So the correct answer is false. Okay? Number two, according to Aristotle's, acts of man are actions which are deliberately done. According to Aristotle, acts of man are actions which are deliberately done. Is it true or false? So the correct answer, sa mga may hawak ng modules, kuhanin nyo na yung mga modules nyo, ito na siya, mga tamang sagot. Okay? The correct answer is false. Okay? Number three, freedom and obligations are two distinct philosophical concepts. Freedom and obligations are two distinct philosophical concepts. Is it true or false? Okay, the correct answer is true. Okay. Number four, a person is totally responsible for an action even if he acted with an impaired conscience. Okay. A person is totally responsible for an action even if he acted with an impaired conscience. Is it true or false? Okay. The correct answer is false. Number five. A choice is made from freedom if the person totally knows the kind of choice he makes, even though unsure with the consequences. Okay. A choice is made from freedom if the person totally knows the kind of choice he makes, even though unsure with the consequences. Is it true or false? The correct answer is true. Okay. So, my dear learners, tandaan po natin yung mga activities natin. You know, so first activity is the table one. Okay, yung mga scenarios natin. Okay, ano yung mga consequences and obligations of our actions. And then sa scenario to, ano yung kung may tama ba or kakaiba, and then ano yung mga reasons behind dun sa answers mo, if it's tama, ano yung reasons mo. If it is may kakaiba, ano din yung reasons mo, okay? And then yung different scenarios natin, and then this assessment. Tandaan po natin ito mga learners natin, kasi ito po yung makikita natin sa ating pivot module. So always remember din, no, my dear learners, there are two kinds of, according to Aristotle, no, distinctions, yung voluntary and involuntary actions. So in everything we do, okay, lagi po nating iisipin ano po yung mga consequences nito, ano yung obligations natin na dapat gawin, ano yung positive and negative effects nito sa atin. So isa po yan sa mga mahalagang lesson dito sa ating lesson 1, module 1 for quarter 4, freedom of the human person. So next week, we're going to discuss the different kinds of freedom at ano pa po yung mga philosophical views when it comes to freedom. Okay, so if you have any questions or comments and suggestions, you can email us at edtech@debit.gov.ph. Okay, and hello po, magandang hapon po sa lahat po ng mga learners natin, sa lahat po ng SDO ng Olongapo City, kay Ma'am Laylani Samson Canano, sa aming SDS, aming ASDS, si Ma'am Maydin Minimo, at sa aming EPS po ng Araling Panlipunan, si Ma'am Edwina Espiritu. So magandang hapon po sa inyong lahat, stay hydrated po, masyado po mainit po ngayon. Minum po ng maraming tubig at kalma-kalma lang pag-stress na, lalo na po ngayon, panahon ng SPM. Okay? So maraming salamat po. Thank you po sa inyong lahat. Magandang hapon. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating E2Light tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating E2Live free online tutorial session sa mathematics.
I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!